Marupok ka talaga minsan. Hindi naman sa marupok, pero hindi, kasi... Hindi, marupok ka talaga. Alam mo yung pagmahal mo yung tao. Close your eyes! Hi, guys! We are back! Welcome to another episode of Recreate Fill in the Blanks. A, lie detector test. Oh, B, opposites. C, blind date. Or D, yes or drive two. For two. Yes. Magda-driving tayo. Hi everyone, I'm Jan. I'm 28 years old. Hindi yellow couch eh. Eh di ikaw, ikukuang kita kasi yellow. So, eto na. Sasabihin na ba natin? Medyo mabigat. Mabigat tong nararamdaman ko. Emotional. Hala, magsasabi kasi hindi naman matino yung pagsabi. Correct. So, okay, this is na. Our finale episode of Unfiltered. But in the spirit of Christmas. Finalizing things, gusto nating pag-usapan, important ba ang closure? Anong experience nyo in this field? No comment. No comment, mamaya ang daming idadagdag niya. Bakit? Ilang beses ko ba ginawa yun? Madaming beses, sis! Sige, evidence. Well, ako, wala akong maisip na sobrang dumb. It's my turn, di ba? Sige, ikaw na nga. Final thoughts ko is, binigyan lang siya ng word. Tapos nagsabi ka na ayaw mo na. Ano ba? Bakit kayo ganyan? Wait lang, meron na ba kayong black and white answer? Ako meron naman. May yes or no. Okay. I want to see sino ang team yes, it's important. Team yes. No. Mga manhid kayo! Hindi, may ano, reason eh. So based sa experience ko, important yung closure kasi nga before, gusto ko malaman kung what went wrong, ano ba yung pagkukulang ko, or mga bagay na hindi nyo nasabi sa isa't isa just to fully understand. But hindi siya nag-work out. Yung sa akin kasi, hindi naman sa hindi important yung closure. Yung sa akin kasi, if ako indecided, like in myself, okay na ako. Wala na ako masyadong pakialam sa other end. Parang considerate ako up until that point. Like in your case, if you say na it's very important to you na mag-usap kayo and whatnot. Kahit anong sabihin mo sa akin, if ayoko na, ayoko na. Parang decidido ka na eh. Wala ko better term, parang self-closure or whatever. Better if meron. It's a plus. Better yun, better talaga yun. That's ideal. Ako kasi parang yung first relationship ko, I fought for the closure. Yung isa, parang siya yung nag-ilang beses naman nag-try i-close yung chapter. Tapos yung third, parang okay naman yung closure. And in all those three, na-realize ko na parang may unsatisfying feeling pa rin. Kumbaga parang there's no official end. So it's gradual. Kumbaga na after a while na lang marirealize mo, ay naklose ko na pala yung chapter na yon. Eventually, kasi it's still losing a person. So whether if mutually mag-agree kayo, it will still hurt regardless. So mararamdaman mo yun. Before, I think parang it was important for me to, yun nga, magkaroon ng closure. But then I realized na parang the more I force na magkaroon ng closure, the more lang na parang nagiging complicated yung situation. Yeah. Okay. Usap tayo for closure. Tapos ang ending, ang closure, magse-sex lang pala kayo. Oo, diba? Ito eh. Natatawa. Diba? Natatawa siya. Kaya pala 10 times yung closure niyo eh. Wala ko sinapak eh. As in, may mga words akong naririnig from that person na baka, ay shit, baka may chance pa or what. Kaya doon ako naging marupok. Kailan ba yung tamang closure ba? Or kailan mo masasabi sa sarili mo na eto na yun? Nung una kasi patola din talaga ako. Siyempre, nagmamature tayo. I realize na parang may mga tao kasi talaga na hindi mo maiiwasan na masasaktan ka nila eh. Yeah. And there's nothing you can do about it. Kasi you cannot control how they act. Especially if it was from a toxic relationship. Exactly. Yung extreme cases, like, klaro talaga na hindi nga kawalan. Like to get away, break away from it na kasi it'll get worse lang. I think also realizing na parang, di ba, especially when you were saying na, I don't need it and for me, that's enough closure na. For me, closure is not like a two-way thing na it's not your responsibility to that other person. Yes. It's within you. Yes! Alam mo yung parang, ewan ko if it's so romantic, pero yung mga sa movies na parang at that moment, she realized she was free. Yung mga ganun parang, commercial. Oh my God, I'm so drunk. I love that. Isa. Oh my God, I'm so drunk. At that moment, she realized she was free. I'll drink to that.
Pero yeah, that's true naman. Kaya at the end of the day, babalik siya na not really your responsibility to deal with another adult. That's true. Yung bahala na sila eh. Like, they're their own person eh. Pero okay, eto, meron akong tanong because... Tama ka na akala. Merong mga iba na, for example, one-sided, unrequited love siya, na parang crush ko to, bet na bet ko to, pero wali, either na busted, hindi sila gusto, or alam mo yon, one-sided, pinaasa. How do you go about the closure? Well, may experience din ako na ganyan. And I think medyo matagal rin ako bago naka-cope, bago ko na-realize na wala talaga. Hindi ako nagka-closure with that person, nagka-closure naman ako with myself. Okay. So, self-realization rin siya habang tumatagal. Like, mapapagod ka na rin umasa, mapapagod ka na rin mag-effort. Sinasayang ko lang yung oras ko for this person when pwede naman ako mag-meet new people. Well, yung problem naman doon, hindi naman din ako umamin. But the thing is, ano naman eh, like, kita naman na friend zone. Kiki, do you love me? Kiki, do you love me? Yung isang episode, Post Malone yung sinubukan niya eh. May closure tayo doon. Pero feeling ko ah, parang it's in that moment when you realize na kailangan kong ibalik sa sarili ko yung love na binigay ko to that other person. Yes. Usually, that's the point of closure talaga. Tapos, bigay mo na lang ulit sa iba. Arty. Arty. Ito, very common din to in our daily age. Situationships naman. Kasi diba, people have a lot of those situationships. Walang label. Ayan ang madaming complication. Correct. So, my question is, importante bang magbigay ng value sa closure when in the first place, hindi mo alam yung value nung meron nyo? For me, ako kasi never ko pang na-experience yung ganun eh. Ganda mo naman dun. No. Ang nangyayari sa situationship kasi, okay, usap kayo, click kayo, since wala naman talaga kayong commitment or label na napag-usapan, talagang go with the flow kayo, eventually may magsa-stop mag-try, paano mo hahabulin yung closure ngayon? Feeling ko, one, kailangan may mag-step up, makipag-communicate. And two, closure na sa sarili mo. Not unless na masaya ka dun sa situationship, di ba? E di, kung kaya mo, e di go with the flow ka hanggang sa, kung hanggang saan kaya mo. If I were to be put in that situation, ang i-expect ko is the, kumbaga, the worst possible scenario. Kahit mag-step up ka sa kanya, it might not be reciprocated to you, the need for closure, kasi baka mamaya, wala naman pala siyang pake sa'yo. So ako, parang feel ko diretso na ako dun sa number 2 mo. Or diretso na ako dun sa part na, sige, sometimes walang parang closure na boogsh, ganun talaga. It's always gradual. Gradual, Kaya parang I feel like kailangan andun ka din sa parang emotional maturity where you know kung kailan mo ibibigay sa sarili mo yung self-respect na, okay, I do not deserve this. So I'm gonna slowly detach myself bago pa masaktan pa ako and bago pa umabot sa point na magkakasiraan pa tayong dalawa. So, eto guys, may question ako since ako yung natamaan sa mga pointers nyo. Marupok ka talaga minsan. Hindi naman sa marupok, pero hindi, kasi... Hindi, marupok ka talaga. Alam mo yung pagmahal mo yung tao. Anyway, moving forward. Gusto ko kayo tanungin, paano mo matutulungan yung sarili mo? Oo. Yeah. Siguro for me, you need to go back to... Siguro, yun nga, kailangan mong ibalik yung sarili mo dun sa part na nagpapasaya sa'yo before mo ma-meet yung person na yun. Parang nagagawa ko naman lahat ng mga gusto kong gawin. Oh, ayun. Eh di, good job. Eh di, magkaroon ka nags-advise. Eh di, ba't mo tinanong? Don't be afraid to move forward. Kasi yung healing, di ba, whenever it's heartbreak, lalo na kunyari first heartbreak mo, it feels like forever eh. But things get better talaga. Like for example, kunyari nasugatan ka or na-injure ka, sometimes you tend to think of the part na kailan ba tong mawawala? Oo, na kailan ba tong mag-heal? Oo. So when you look forward, when you realize na may katapusan siya, yung pain and yung nafe-feel mong mga ano, mas namomotivate ka to move forward. Parang kumbaga, trust yourself enough to know na you will get out of it in the end. Yun sa akin,
madali lang eh, honestly. Like, Bumble, ganun. Part na yun, pero hindi. Gago to ah. Honestly sa akin, kahit anong problema, regardless kahit ito, just suck it up, sa totoo lang. I get na breakups are hard, moving on is hard, whatever. Pero honestly, just suck it up, sa totoo lang. When you suck it up, it's acceptance. Actually, ayun, number one road to healing is learning how to accept talaga. Mama. Aminin mo, there's nothing that you can say or do that makes anything better. Regardless kung ano yung problema. Yeah. Mawala ka ng pera, mag-break up ka. Kahit sa lahat ng friends, hindi, okay lang yan. Wala. No one can say anything to you. As in, bahala ka sa buhay mo talaga dapat. Your own healing is your own journey. True. Anyway, guys, that wraps up our episode for today. And yun na siya! Oh my God! Wait! Closure na din ng Unfiltered to. Sa 4 years na nandito kami, thank you so much. Sinamahan nyo kami. Sinuportahan nyo kami. Thank you sa pagdodog show. Oo, thank you for the You're welcome. The support. To the years! Tapos karaoke. You never let me down. Through the ups and downs talaga, like, of even our personal lives, yung Unfiltered, kumbaga, was the constant in that. And feeling ko, even to our audience themselves, especially since these topics are not topics that we usually talk about, para naging constant talaga yung Unfiltered. So, just keep having these Unfiltered conversations. Yeah. Kaya nyo na-enjoy yung content na to dahil yung pinag-uusapan yun na dapat yung pag-usapan, you're doing it. Yes. So, just keep on having those conversations. Ito lang din masasabi ko. Siguro nagiging emotional ako sa part na nakasama natin sila and nakita nila yung growth natin as tama, a person. Tama. From ilang taon lang tayo to now na magsa-30s na tayo. True. Nasamahan nyo kami, nakita nyo kami paano kami nag-mature. Alam mo, feeling ko scared, parang ano ka, hindi ka open for communication. Hey! For me kasi, like, deserve pa din naman ng partner mo. Parang deserve niya naman at least to know kung saan siya nagkamali. Ang dami yung nasubaybayan na pinuna niyo pa sino yung jowa namin. Breakups left and right. So at the end of the day naman, hindi porket mo wala yung episode, hindi niyo naman kami magkikita. You can watch the other Recreate episodes. This is not the end of us. Ito lang na to kasi ito lang show lang. Oo. Ikaw, Adeya. Nasabi niyo na lahat eh. hindi kayo mahal ni Adeya. Hindi kayo mahal ni Adeya. I'm not good with closures. Tama! Wait lang. I think before we end this, pakilala ulit tayo isa-isa. Sign off. Kasi yung first ano natin meron tayo na one by one. Paano nga ulit yun? I am Ange. I'm Jan. I am Adeya, your Gemini friend. I am Maui. This is Unfiltered. We signing love off. You. Signing off! Woo!